ikaw wala ng pag-asa. Di nagtatanong kaya ko pa ba tuwid na landas ay di makita. Puro pagbabalat kayo at pagkakasala. Tungo kay Jesus, ako ay ibigin. Ikpit ng yaka, aking inang siya. Hiling ng puso sa lahat at nalalangin. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sa panibagong umaga na ibinigay mo sa amin. O Jesus, aming kaibigan, aming kapatid, aming Panginoong Diyos, samahan mo kaming muli sa aming pagbabasa, sa aming pakikinig, pagninilay at pananalangin patungkol sa iyong banal na mensahe sa araw na ito. Banal na Espiritu Santo, liwanagan mo ang aming isipan, liwanagan mo ang lahat ng mga bagay na sa palagay namin ay hindi namin nauunawaan. Nawa sa pamamagitan ng iyong presensya o mahal na banal na Espiritu Santo, kami ay patuloy na maging bukas sa nais na iparamdam at ipabahagi sa amin ng ating Panginoon. Ng aming Panginoon. Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon ay September 22, araw po ng Miyerkules. Nasa 25 linggo tayo ng karaniwang panahon. At ang ating pong ebanghelyo ay Lucas chapter 9 verses 1 to 6. Then Jesus called the 12 and gave them power and authority to drive out all evil spirits, to heal diseases. And he sent them to proclaim the kingdom of God, to heal the sick. He instructed them, do not take anything for the journey, neither staff, nor bag, nor bread, nor money, and do not even take a spare tunic. Whatever house you enter, remain there until you leave that place. And wherever they do not welcome you, leave the town and shake the dust off your feet. It will be as a testimony against them. So they set out and went to the villages, proclaiming the good news and healing people everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, ano? Itong gospel, itong ebanghelyo natin ngayon ang kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung unang pagkakataon na inutusan ng Panginoon na ang kanyang mga apostol ay pumunta na sa iba't ibang mga lugar o karatig-pook upang magbigay at mangaral ng salita ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. At sa pamamagitan ng Panginoon ay iparamdam sa mga tao na ang Diyos ay pinatatawad ang kanilang mga kasalanan at sila ay gagaling sa tinatawag na pamamagitan ng pananampalataya at pagpapalagi nito, dala at bunga ng banal na Espiritu para sa kanilang lahat. Ano po? Ito yung sinasabi ng Panginoon na binigyan niya ng instructions, ano? Yung kanyang mga apostol. Dito sa pagpapahayo niya sa kanyang mga apostol ay sa kanyang mga alagad, sinabi niya na huwag masyadong magdala ng napakaraming gamit, huwag magdala ng napakaraming, sabihin natin, bagahe, kung baga sa panahon natin ngayon, sapagkat hindi naman iyon kailangan para sa nais ipahayag ng ating Panginoon ang inyong pananampalataya. Ang inyong pagtalima sa aking pagpapahayo sa inyo ay sobrang sapat na
upang ang lahat ng inyong pangangailangan ay ipagkakaloob ng aking Ama sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Kung kaya ito ang ginawa ng mga apostol, nagsihayo sila, nagpuri, nagpasalamat, nanalangin, nagpagaling ng mga may sakit, at siguro maaari rin gumawa rin ng mga himala sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo sa tulong ng inspirasyon ito. At ito ay isang pagkakataon na kung saan ang sabi ng Panginoon, kayo ay hahayo, kayo ay magpapaalis, no? Magpapalayas din ng mga masasamang espiritu o ng demonyo sa katawan ng tao. Kapag kayo ay magpapagaling at kayo ay pupunta sa mga bahay-bahay o sa bawat lugar, o maaaring sa palengke man o sa patio, pag kayo ay nangaral, hindi lamang kayo mangangaral, hindi lamang kayo magpapagaling ng may sakit. Binibigyan ko rin kayo ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu sa mga taong nagnanais ng magbalik loob sa akin. Ito yung malalim, mabigat at malalaking bagay na inaasahan na mangyayari at magaganap sa pagtalima, no, sa pagsunod ng mga apostol sa panawagan o sa utos din at pagpapahayo ng ating Panginoong Jesus sa kanila. At mapapansin po natin dito sa dulo ng Ebanghelyo, ang sabi, whatever house you enter, remain there until you leave the place. And wherever they do not welcome you, leave the town and shake the dust off your feet. Ano pong ibig sabihin nun, yung ipagpag mo ang huling alikabok sa iyong mga paa paglabas mo ng tahanan kung ikaw ay hindi tinanggap? Ito ay isang tinatawag na figure of speech o symbolic, no? Symbolical way of saying na kapag ikaw ay lumabas sa isang tahanan, ikaw ay nangaral at hindi ka tinanggap at hindi ka pinakinggan, hindi ka buong puso na pinakinggan at welcome ng mga nandoon sa loob ng tahanan ito, at sa halip ikaw ay kandilang seda sa lungat, hindi pinapansin at maaaring ipagtabuyan sa bandang dulo, paglabas mo ng tahanan o pagalis mo sa tahanan ito sa pintuan nila, no, ay ipagpag mo ang huling alikabok. Ang ibig pong sabihin nito ay kung anuman ang nangyari, anuman ang naganap sa loob ng tahanan ito, lahat ng negatibo, lahat ng mga kritisismo na iyong o pagsalungat na iyong natanggap sa gitna ng talakayan sa loob ng tahanan na ito na iyong pinanggalingan, ay mangyari lamang na pagluwas mo ay ipagpag mo ang huling alikabok. Ibig sabihin ay iwan mo lahat, ano po, anuman ang negatibo, hindi magandang nangyari dito sa tahanan ito, kaalinsabi ng iyong talakayan sa mga tao na naroon sa loob ng tahanan, ay ipagpag, ibig sabihin iwanan, no? Alisin mo lahat sa katawan mo ang galit, alisin mo sa lahat sa katawan mo ang yung tinatawag na pagkahiya o yung takot, o alisin mo rin sa katawan mo o sa isipan mo yung pagkamuhi, no? Parang naiinis ka, naiinsulto ka kasi hindi ka nila tinanggap. Mabait naman at maganda naman ang nais mong iparating sa kanila, subalit hindi ka tinanggap ng tama at naayos. Ibig sabihin, ipagpag mo ang huling alikabok, wag mo nang dalhin sa susunod pa. Iwanan mo lahat ang mga maruruming mga karanasan dito sa tahanan ito, para nang sa gayon, paglipat mo sa panibagong tahanan, ay may bagong pagkatao, may bagong ikaw, may bagong dala ka, meron kang bagong bitbit sa iyong sarili, sa iyong puso. Bitbit mong muli ang pag-ibig, ang pamamalakaya, ang utos, at bitbit mo rin ang pagmamahal ng Diyos, pagpapatawad at awa ng Panginoon sa susunod na tahanan. Na kapag ikaw ay tinanggap at ikaw ay nagkaroon ng magandang talakayan sa susunod na tahanan, ay magmumula sa iyo, at ito ay kusang dadaloy upang maramdaman ng mga taong tumatanggap sa iyo ang walang hanggang awa ng Diyos. Kaya ito po yung sinasabing shake off, no, the dust, you know, on your, from your feet.
Ibig sabihin, ipagpagpunong gusto, alisin mo ng lahat upang wala nang bahid dumi, wala nang bahid takot, bahid galit, o kaya pagkamuhi man lamang o pagkainis dahil hindi ka tinanggap. Paglipat mo sa panibagong tahanan, bagong umaga, bagong araw, bagong pagkatao, bagong pag-ibig, bagong espiritu ng Diyos na dadalo sa iyo upang ibahagi sa iba. Mga minamahal na mga kaibigan, ano po, tayong lahat sa pamamagitan ng ating ebanghelyo at ng sa pamamagitan ng tinatawag nating bautismo nung tayo ay makatanggap ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng binyag at ang pananampalataya na binigay sa atin sa pamamagitan nito ng sakramento ay unti-unti nating isinasabuhay, ito rin ay pagpapatunay lang na tayong lahat bilang mga mananampalataya ay tinatawag rin ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang pagmamahal, upang ibahagi ang kanyang kakayahan, ang kanyang sarili, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Siguro sasabihin po natin, wala naman po akong maaaring ibahagi, hindi naman po ako magaling, hindi naman po ako nag-aral ng ebanghelyo, hindi naman po ako sinhusay ng iba, hindi naman po ako kasing galing ni sister o ni brother, at saka po wala naman po akong sa sobrang pera o sa sobrang yaman na pwede kong ibahagi sa iba, parang hindi po yata ako pwedeng tumugon sa ganyang gawain. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang pagpapahayag at pagsugo ng Diyos sa ating lahat upang maging mamamalakaya, no, ng kanyang pagmamahal at pag-ibig ay hindi dapat sukatin kung sa anumang dami ng pagkain o dami man ng ating material na bagay na pwede nating ibahagi. Hindi rin ito dapat sukatin sa kung anumang husay, talino at galing at kakayahan kung anuman mayroon tayo. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos na mamalakaya. Lahat na tayo ay tinawag at inaatasan ng Diyos na magpagaling ng may sakit, na magbahagi ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa iba't ibang paraan. May mga tao na may kakayahan na magbahagi sa pamamagitan ng kanilang husay sa kaalaman sa Biblia. May mga tao na katulad ng mga obispo, pari, ay nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento. At may mga tao rin naman na nagbabahagi ng may kakayahan sa pagbabahagi ng pinansyal, material, o kaya posisyon, o kaya naman yung pagpasok, pagbibigay ng pagkakataon maipasok sa trabaho yung iba. Ito ay isang paraan ng pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung wala ka lahat nito, hindi po nangangahulugan na ikaw ay hindi mo masasabing mong hindi ka nararapat at wala kang kakayahan. Sapagkat ang tawag ng Diyos ay para sa lahat, kahit minsan sa pagkakataong mga simpleng bagay lamang. Halimbawa po, tumawag sa iyo ang iyong kaibigan na matagal mo nang hindi na kikita at narinig. Tumawag sa iyo, nagkausap kayo. Ikaw ang una niyang tinawagan. At sa takbo ng pag-uusap, nagsimula siyang maglahad ng kanyang suliranin, nagsimula siyang maglahad ng kanyang mga frustrations sa buhay for the last 5 years or 10 years maybe. At naroon ka, nakikinig ka. Naroon ka, bagamat sa telepono lamang, ay sinusubaybayan mo at inaantabayanan mo ang bawat paghinga, ang bawat pagpatak ng luha sa kanyang mga mata, ang bawat hinaig na iyong nararamdaman mula sa kanya. Hindi ka umalis, hindi mo siya binabaan ng telepono. At pagkatapos nun, sa mahaba niyong, mahaba niyang pagkukwento, wala ka namang ginawa kundi makaangat lang ang telepono sa iyo, nakikinig ka at dama mo at nararamdaman niya na naroon ka sa pamamagitan ng iyong hininga, na ikaw ay naroon at matamang nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Hanggang sa matapos at bandang huli, sinabi niya sa iyo, kaibigan, salamat ha. Salamat at nakinig ka. Salamat at hindi mo ako binabaan ng telepono kasi ang tagal ko nang naghahanap ng isang tao na kahit man lamang makikinig sa aking sasabihin. Naghahanap ako ng isang yung tao na para bang mailalahad ko lang ang sarili ko ng buong-buo nang hindi ako husgahan. At eto ka,
Ang tagal kitang hinanap, ang tagal natin di nag-usap, pero ito, pinakinggan mo ako. Sa halip na magkumustahan tayo ng maraming bagay, pero hinayaan mo akong magkwento sa iyo ng aking mga hinaing, ng aking problema. Salamat kaibigan sa presensya. Salamat sa pakikinig. Mga minamahal, mga kapatid, yung ginawa ng taong ito na nakinig lamang sa kanyang kaibigan, wala siyang binigay na material, wala siyang pangaral na ginawa, wala siyang pagbabasa o ebanghelyo na ipinarating sa kanyang kaibigan na nagkukwento. Yung lamang na siya ay nakinig, yung lamang na siya ay hindi nagbaba ng telepono at pinakinggan niya ang lahat ng hinaing ng kanyang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita at nakakausap. Mga manamahal kong kapatid, iyon ay isang napakahalaga at napakagandang halimbawa ng pagsunod ng Diyos sa pamamalakaya ng pagsunod ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang pag-ibig, sa pagpapahayag ng kanyang mga salita ng kahit wala kang sinasabi. Sapagkat ang Diyos nung siya ay nabuhay sa mundo, ito ang kanyang sinasabi na ipahayag mo ang kanyang salita, hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa mga material, kundi mismong ikaw dapat bilang isang presensya ng Panginoon na dapat pagmulan ng tunay na pag-ibig, na dapat pagmulan ng tunay ng ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Ang ginawa ng taong ito na wala man siyang sinabi, nakinig lamang siya, subalit naramdaman ng taong maraming problema o hinaing sa buhay, naramdaman niya na may taong hindi umiwan sa kanya. May taong hindi siya binabaan ng telepono sa halip ay nakinig at ipinakaramdam ang presensya na nandoon siya. Iyon ay isang payak na halimbawa na ang Diyos ay ginagamit ang taong nakikinig sa paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa pananahimik, sa presensya, sa pakikiisa, sa pagdama ng mga nararamdaman ng hinaing, no, simpatya, no, nung taong ito sa kaibigan niya na may mabigat na dinadala o pinagdaraanan. Ito ay isang napakagandang halimbawa ng pagkilos ng Diyos. At kung ikaw ay naglalakad, ikaw ay halimbawa ay pumunta sa grocery store, nang namimili ka, nagbabayad ka, at may nakita kang isang tao na kinulang ng 10 piso o 20 pesos o 100 para pambayad dun sa kahera na sa kanyang binili, at walang sabi-sabi sa nabi mo, ate o kuya, hayaan nyo na po, ako na lang ang magbabayad dun sa kulang niya. Binigay mo yung 100, binigyan mo yung 150 halimbawa. Hindi yun malaking bagay, hindi yun pangmayaman, hindi mo kinakailangang maging edukado at malayo ang narating mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos para lamang magbigay ng 150 pesos. Nakita mong kulang siya, hindi naman niya sinasadya siguro yon at kailangan na yun, lalo na kung sa palagay mong mga pinamili niya yung pangangailangan lamang niya at ng kanyang mga anak. At walang sabi-sabi, binayaran mo yung 150. Kaibigan, yan ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos. Yan ang tunay na ibig sabihin ng pagpapagaling sa pamamagitan ng Panginoon. Doon ay mapapadama mo sa taong ito na buhay pa rin ang pag-ibig, buhay pa rin ang kawanggawa, buhay pa rin ang pagkakawanggawa at pakikipagkapwa kahit sa maliliit na paraan, na meron pa rin kabutihan na nananalaytay sa bawat isa at meron pa rin pag-ibig at kabutihan na nagaganap sa mundo, maliit man o malaki dito sa sanlibutan. At ikaw ay isang halimbawa kung ito ay ginawa mo sa iyong kapwa. Ganyan ang pagtugon na ninanais ng Diyos upang ipamalakad, ibahagi ang kanyang salita. Makikita natin sa Facebook, sa YouTube, minsan may tao na bigla na lamang tutulong, bigla na lamang magbibigay ng pagkain. Yun ang sinasabi nila na there is still faith, there is still love in the humanity that we have today. Na meron pa rin pag-ibig sa sanlibutan. Meron pa rin pananampalatayang na ibabahagi sa maliliit na bagay
na ating kinasasadlakan o kinasasapitan. And that is what God is telling us here today. We may not be seeing Jesus. We may not be like the apostles that we were empowered everything to perform healing and to preach the good news of salvation the way Christ did. But in our own little ways, in our own simple ways, by feeding the hungry, giving 150 pesos to someone who lost track of his coins, and he can pay everything, all the bill in the cashier when he went for shopping, and then volunteering yourself to pay the 150 that is needed. Naroon ang Diyos. Naroon ang pagkilos ng Panginoon. Naroon ang pagkilos ng Espiritu Santo. At sinabi ng Diyos, you will be there to cast out demons. You will be there to take away all this evil from the person so that he may be alive again. Malay mo, hindi mo alam, yung taong ito na binigyan mo ng 150 pesos dahil nangangailangan sa at wala na siyang pera ay punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng galit, at punong-puno ng pagtatanong, pagsisisi sa gobyerno, sa lipunan, sa kanyang mga mahal sa buhay, pagsisisi sa Diyos sapagkat sinisisi ang Panginoon sapagkat naghihirap siya, wala man lang siyang punong-puno siya ng galit dahil siya ay inabandona ng kanyang mga mahal sa buhay, kaya yun na lamang ang pera niya, hihingi lang siya ng kaunti, hindi pa siya binigyan para sa kanyang anak o sa kanyang asawa. Subalit nung ikaw ay nandoon, ano po, nung ikaw ay nandoon at binigay mo yung 150 pesos sa kanya, hindi mo alam na dahil sa ginawa mo, napaluha, halimbawa yung taong ito, unti-unti mong pinapawi yung galit, unti-unti mong napapawi yung sama ng loob, unti-unti mong napapawi yung lungkot, ano po, at tanim na galit ng taong ito sapagkat naramdaman niya na buong akala niya wala na siyang silbi, buong akala niya wala ng taong maaaring pangmunawa sa kanya. And then all of a sudden, out of nowhere, nandun ka, nagbigay ka ng 150 pesos para mapunuan yung gulang niya. You have cast out the demons of anger. You have cast out the demons of hatred. You cast out the demons of guilt. You cast out the demons of pain and retaliation or perhaps revenge on the part of the person. Inalis mo yung masama, yung anything na hindi maganda, lahat ng bagay na hindi maganda, ito ay evil. Ito ay galing sa demonyo. Ang dami mong naalis sa pamamagitan lang ng 150 pesos na binigay mo ng kusang loob ay maraming napawi sa pagkataong ito. At unti-unting bumabalik ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Maaring hindi mo alam, siguro sa kanyang pag-uwi, nag-iisip siya. At sa kanya nasabi, meron pa rin palang mga taong mabubuti na nabubuhay sa mundo. Iyon ay isang paraan para masabi natin na ikaw ay nagpahayag ng tunay na salita ng Diyos sa kanya. Kaya mga kaibigan, huwag po tayong kakabahan, huwag tayong matatakot, huwag tayong magdadalawang isip na magbahagi ng maski anumang maliit na bagay meron tayo. Sapagkat sa maliliit na bagay, mga minamahal na kaibigan, naroon kumikilos ang Diyos. Naroon gumagalaw ang Diyos. At naroon ang pagtugo natin sa pagsugo ng Diyos sa atin upang ipamahagi ang kanyang banal na salita. Kagaya ng mga apostol na kanyang sinugo noon. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mapagmahal, kami po ay muli na nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat sapagkat hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Nawa Ama, maging bahagi sana kami at kasangkapan mo na muli kami makapagbigay ng kung anuman meron kami para sa iba, maliit man ito o malaki. Subalit naniniwala kami kung ito ay ginagawa namin na may pananampalataya at pagkilala sa iyo, kami ay nagpapahayag na iyong salita. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Nasaan ka man ngayon? Ano man ang ginagawa mo, lagi mong tatandaan mahal ka ng Diyos. Hindi kanya binibitawan, hindi kanya iniiwan. Ang pagmamahal ng Diyos, kailanman ay hindi nagbabago, hindi nababawasan. Ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala ay laging nariyan sa iyo. Manampalataya ka lamang. Hindi niya to inaalis, hindi niya to binibitawan. Sa halip, ito nananatili sa iyo. Manampalataya ka lang. Buksan mo ang iyong isip, buksan mo ang iyong puso. Ang pagmamahal, ang pagpapala, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay nariyan sa iyong tabi, nasa iyong harapan at nasa puso mo. Kailangan mo lamang na sampalatayanan ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, ano man ang dinadanas mo ngayon, ano man ang hirap na kinakaharap mo, manalangin ka, manampalataya ka, mahal ka ng Diyos. Nalalim ng puso sa lahat at nalalim.